matinding trauma ang inabot ng mag-inang nagbabantay sa isang Korean store sa Paranaque matapos silang hold-upin ng dalawang lalaking naka-helmet. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang, exclusive. Alas 7:30 ng gabi nitong August 9, nang pumasok ang naka-helmet na lalaking yan sa isang Korean food store sa Barangay San Valley sa Paranaque City. Kinausap niya ang tindera, nakasama pa ang Annalise Zuligar, salamat po. At ang gulang na anak sa pagbabantay. Maya-maya, pasimple nang bumunot ng baril ng lalaki at tila may sininyasan sa labas. Basta red flag na po yan pag ang isang tao pumasok ng naka-helmet. Red flag na po yan. As a matter of fact, yun yung sa ilang mga mall, bawal nga yung kunwari nakasumbrero ako tas yung gamit ko yung balaklava. Hindi bakla ah. Balaklava. Yung ginagano ng mga nagmumotor, sinusuot na nagmumotor. Bawal yan. Sinisita nga minsan eh. Dapat ang gagamitin mo yung tatunay na mask na hindi ko nga maintindihan kung bakit. Ano yun? Nare-recognize sa tenga? Hindi, minsan sinubukan ko yan eh. Nakasombrero ko, tapos nakabalaklava lang. Tapos sabi sa akin, baklava. Oo. Sabi sa akin, yung mask mo, isuot mo. Bakit, sir? Marirecognize yung ba ako kung nakamask ako tsaka nakaganito sa tenga? Kasi yun lang naman ang difference nun eh. Nakamask at tsaka yung sa tenga. Yung ng balaklava, naka-cover pati yung tenga. Hindi, joke lang. Pero yan ay red flag na po yan. Pag nakakita kayo ng nakaganyan, lumabas na kayo. Hanggang sa pumasok na ang isa pa niyang kasama at nagdeklara na sila ng hold up. Annalise Zuelga, salamat po. Nilimas ng mga sospek ang 20,000 pisong kita ng tindahan at dalawang smartphone. Mabilis ding sumibat ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Alam niyo bakit natin marami na ho tayong napapanood. Hindi ko lang ho pinapalabas dito kasi bawal ang violence sa YouTube na yung ating channel. Kaya hindi ko pinapalabas pero ang dami na hong krimen na nangyayari ngayon. Ang dami na hong nakaka-observe niyan. Kaya nga ito papakita lang po natin hindi na natin papakita. Ang dami na ho sa news na lumalabas na dumadami ang krimen. Isang araw lang, merong bata na natagpuan, na bata to ha, si nagahasa. Parang wala na huling takot. Alam nyo, minsan nga gusto ko na lang mag-status, kaya lang ayoko naman ang dating negative eh. Pero nakakamiss talaga si PRRD. Nakakamiss talaga si Pangulong Duterte pagdating sa crime. Kasi si PRRD talagang natakot ang mga kriminal. Ngayon, para ho na sila nagpe-piesta. Para ho na silang walang pakialam. Kasalanan po ba ni PBBM to? Yes, in a way. Bakit to? Yung nilagay niya kasing PNP chip medyo, hindi ko naman sinasabing hindi nagtatrabaho. Hindi ko naman sinasabing hindi magaling. Kaya lang, medyo kulang sa dating. Diba? Ulitin ko ha, PNP chief, wag ko kayo ma-offend. Pero sir, naintindihan ko na minsan you have to be gentleman in front of the media. Pero sir, kayo ho ang pinanglalaban namin sa mga kriminal. Kayo po ang dapat kinakatakutan ng kriminal. It's not the other way around na mag-ingat kayo dahil maraming snatcher dito. Hindi dapat ganun. Dapat ang thinking namin, mag-ingat ang mga snatcher dahil maraming pulis dito. Mag-ingat ang mga snatcher dahil mag-ingat ang mga kriminal dahil matinding aming kapulisan. Pero hindi ho kasi. Ngayon, medyo may lilembot-lembot po ang inyong salita. Wag ko kayo ma-offend, Mr. PNP Chief, ha? Kailangan ho kasi ng astig. Hindi ho biro. Kaya nga, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang una niya kagad nilagay na PNP Chief si Bato. Bato lang, pangalan pa lang, Batong-Bato na eh. Tapos pag nagsalita, pareho pa sila ni Pangulong Duterte. Kaya talagang noong time na yon, aba, bumagsak talaga ang krimen. Talagang kahit yung pulis, ginagano ni Bato. Mga ganun si Bato eh, di ba? Nung nagsasalita si Pangulong Duterte, mga ganun-ganun siya. Eh pag nakita nyo, alam nyo naman siguro si Bato, na parang si pangalan nito, si Incredible Hulk na maliit eh.
Di, totoo naman, di ba? Mm. Eh, ngayon, parang, syempre, una-una, ang tingin kagad ng mga tao, kaya kayo ang ginawang PNP chief, eh, dahil kayo'y na-assign sa Norte. Wala naman yung masama doon. Kasi si Pangulong Duterte naman, ang in-assign din niyang PNP chief, eh, yung kabaro niyang taga-Dabao din, o na si Bato, naturalmente, kasi dapat yung loyal ang ilalagay mo. Kasi kailangan yun. Pero maganda, pareho ng personalidad ni Pangulong Duterte. Eh, ngayon, boss, Mr. PNP chief, parang pareho kayo eh. Parang pareho po kayo ng ating Pangulo. Huwag po sanang ganon. Naintindihan ko po, medyo hindi po sa personality ni PBBM yung naninigaw o yung astig. Kasi wala naman yung masama doon. I mean, it's really kanya-kanyang style, kanya-kanyang estilo ho. Ang estilo ni PBBM, medyo dignified, medyo parang talagang statesman. O basta, with S o wala, kayo na, naintindihan nyo na yun. Pero dapat balansin ito ng PNP chief at saka ng kasundaluhan. Eh, ang nangyayari, pareho po kayo. Paano matatakot ang kriminal? Di ba ho? Kasi nung at kaya nga, pasensyaan nyo na, huwag ko kayo magagalit. Ta, kaya nga ako nun, nagustuhan kong maging PNP chief si Danaw eh. Kasi si Danaw, eh talagang pag nagsalita, galit eh. Kailangan ho namin ng ganong kapulisan. Kasi ngayon, tingnan ninyo sa balita, kaliwat kanan ng krimen na nangyayari. Ha? Mga bata, napapatay na. Ang dami na rin mga snatcher. Ang dami na rin ho. Ngayon, as in, hindi ko na lang ho mailagay dito. Kasi nga ho, ang dami ho sa news, dalawa o tatlo siguro sa pagdating sa primetime news, mga dalawa o tatlo. Ito ha, naalala ko to noon, before PRRD. Ang hilig natin pag may nakikita tayo sa balita ng mga, ang ganito, nanggasa, pinatay! Talagang, kasi ganun eh, ganun magbalita media eh, di ba? Tapos yung mga tao, dun sila nagiging interesado, ay, kwentuhan sa barbero na kagad yan. Grabe, grabe oh. Talaga nga naman, ganun. Mantakin nyo ha, nawala yan nung panahon ni PRRD. Anong balita nun? Addict, patay. Pusher, patay. Hindi nyo napansin? Baligtad! Nung before PRRD, makikita natin, babae, ginahasa. Oh, eto, binugbog, napagtripan, na-snatch, ganyan. Yun ang balita eh, before PRRD. Nung si PRRD na, drug lord, patay. Drug pusher, patay. Baybas, patay. Puro ganun eh. Oh. Eh syempre kung ikaw yung kriminal, di natin time to ngayon. Delicate to si Duterte, delicate to, papatay tayo nito. Oh, di ba? Hindi niyo napansin yun? Oh. Kaya wala sa news nun eh. Oh, ano trip nila? EJK, EJK. Kasi puro patay yung kriminal eh. Di ba? Ayaw pa nga natin yun, pero maniwala ho kayo sa akin, napaka-effective nun. Yung mga snatcher, naghanap muna ng ibang trabaho, naging congressman yung iba. Naging councilor, naging barangay captain. Oh, ano pa ang ginawa ng iba? Oh, di ko ano-ano na trabaho nila, naging sabongero, naging konduktor, naging driver ng jeep, 'di ba? Oh, naging driver ng truck, yung mga adik, yung mga ganun. Oh, nung nawala na si Duterte, sabi nila, ayun, wala na si Duterte, palakpakan. Balik na tayo sa dati nating racket. Snatching, rapist, addict, drug pusher. Kasi mas malaki kita kaysa sa driver. Oh, di ba? Oh. Ano nangyayari? Ayan, kaliwat kanan na naman. Oh. Kaliwat kanan na naman ang krimen. Kita natin sa balita. Hindi ako nagpe-fake news. Nasa balita ho yan. Oh. May nakita pa ako no isang araw, hindi ko na lang nakita. Binugbog, kabataan. Wala na nang takot eh. Tapos alam mo kung sino yung mga nambugbog. Kabataan din. Mga before, ano yung mga 16, 14. Bakit? Eh wala, wala kang pakialam. Wala na si Duterte. Ito ha, ito. Alam mo, matatawa ka. Kasi may post na ganyan. Oh. Tapos shinare ng isang mocha girls. Oh, nag-comment yung isang mocha girls doon sa isang post. Alam mo, sabi nung ibang comment, di lawang ka. Bulag ka. Alam mo, may nagsabi nga sa akin, ito, walang biro ito ha. May nagsabi sa akin, buti na lang, nag-ano ka na ha? Nag-Banat by Adventure Channel ka na. Sabi ko, bakit? Wala talagang kwenta politika sa atin. Bakit? Yung mga bulag, bulag na talaga eh. Bulag na talaga sila. Sabi ko, bakit mo naman nasabing bulag? Napanood ba yung Made in Malacanang? Hindi. Ang tagal ko na hindi ko makapanood. Sabi ko, bakit? Hindi mo ba nakita doon? Sabi niya. Doon sa Made in Malacanang, nilait-light na yung presidente, tuwan-tuwa pa rin yung loyalista.
inangat si Amy, nilait-lait yung presidente, sinabing bulakbol, tamad, kung ano-ano sinabi daw, ha? Hindi ko alam, hindi ko napanood eh. Kung ano-ano daw sinabi kay PBBM, yung mga loyalista, paglabas ng sinihan, ano na-realize? Ay, tamad yung presidente namin. Ay, bulakbol pala yung presidente. Totoo pala. Hindi, ano, paglabas, umiiyak. The movie made the Marcoses humans. Ganun na daw kabulag ang tao. Nagigits nyo? Isipin nyo na maigi yun. Sinabi nung presidente natin dati na si Ferdinand E. Marcos Sr., sinabihan yung anak niya na presidente natin ngayon na kung ano-ano at hindi magaganda. Ano sabi ng tao, ng mga loyalista? Lumabas sila, ano? The movie makes the Marcoses humans. Ayan na nga oh! Harap-harapan ng sinasabi sa inyo yung hindi maganda dun sa presidente ninyo. The Marcoses made a human. Naintindihan niyo ibig sabihin kung bakit kayo minsan nasasabihan ng bulag. Hindi niyo kasi ma-realize yung mga pangit eh. Naintindihan ko na tama na palakpakan natin pag may magandang ginawa. Pero pag may mali naman, huwag na nating hanapan pa ng palusot. Hinahanapan pa natin ng palusot eh. Ang tawag diyan bulag.